Samantala, kahit sinibak na ng ombudsman bilang mayor ng Bambantarlac, tuloy pa rin po ang reklamong material misrepresentation ng COMELEC laban kay Alin Wu. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng Super Radio DZBB, walang kinalaman ang reklamo nila sa naging desisyon ng ombudsman. Nitong August 13, isinilbi ng COMELEC ang supina kay Guo kaugnay sa reklamong nag-ugat-umano sa pagsisinungaling tungkol sa citizenship ng dating alkalde sa kanyang Certificate of Candidacy noong eleksyon 2022. Hinihintay pa ng COMELEC na maghain ng counter-affidavit ang kampo ni Guo. Umapila naman si Guo sa Department of Justice na ibasura ang reklamong qualified human trafficking na may kinalaman naman sa umano'y koneksyon ng dating mayor na sa ni-raid na Pogo sa Bamban. Sa kontra sa laysay na isinimite nitong pong Biyernes, tinawag ni Guo na politically motivated ang reklamo para raw sirain ang kanyang reputasyon. Mali raw na sabihin sangkot siya sa human trafficking dahil ilang dati na siyang naging stockholder ng Baofu Land Development, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng ni-raid na Pogo sa Bamban. Sabi ng DOJ, pag-aaralan nila ang apela ni Guo. Sabay po na kung bakit nitong Biyernes lamang naghain ng counter-affidavit si Guo, kayong patapos na ang preliminary investigation sa reklamo.